Iyan na! Iyan na! Lumabas na! Namumuti na! Namumuti na mga kasimang isda! Namumuti na guys! Yan ang aming aarihan ngayon. Pagkakaputing iyan, dahil pa may naglalaba. Bulang-bulang iyan, kita ninyo. Yan po namumuting iyan ay purong-purong gulyasan. Yun naman yung pipitik-pitik na maliliit ay mga yilupine. Yilupine ho yan, halo ho yan. Yan ho sa estimate ko sa ganyang kalapad, sa ganyang kataas. Yan ho ay mga humugit kumulang 100 tonelada mga kasimang isda. Akala nyo kung ano lang yung namumuting iyan. Pero yan ay isang University of Peace composed of gulyasan at saka yellow bean. May tuna pa rin yan mga kasimang isda. Panoorin nyo, medyo lumubuglak. Yan pa po ang isa. Dalawang grupo ho yan. Magkalapit yan. Yan ho ang aming tinatarget ngayon. Sa nakikita ninyo, yung aming barko na yan, palapit na yan. Yan ho ang aming aarihan. Tingnan ninyo. Panoorin ninyo, talaga kayo matutuwa diyan. Sa pagkakaganda ho ng isda ngayon, pagkakalapat yan. Tingnan ninyo. Inikot-ikutan lang ho ng inyong mamay. Pinapanood namin kung alin ang magandang labas at alin lang may laman-laman. Alin lang may volume. Ganun po mga kasimang isda ang labanan. Kaya yan, tingnan nyo. Habang sila ipapalapit, ako naman ho ay nagsusurvey. Survey-survey! Pag may time! Yan o, tingnan nyo mga kasimang isda. Namumuti siya. Lumalapad. Ganyan o, madami silang kinakain. Sa ngayon, hindi nyo makikita yung mga dilis-dilis dahil maliliit ho ang kinakain nila. Pagka ganyan o, hindi makita masyado ang nagba-brown-brown. Wala hong ganong malaking dilis na kinakain. Mga pino ang kinakain nila. So ngayon, tingnan nyo, patuloy ho yan. Namumuti. Ang gandang panoorin. Tingnan nyo, habang papalapit yan, nakababa na po yung isang baboy-baboy namin doon. Yan, dalawang baboy-baboy na po. Isang speedboat na nasa unahan at isang passcraft na sumusunod. Dalawa po sila, nakaantabay lamang. Yan po, nakita nyo ang lapad. Yung dinanan nila kanina, isang grupo kanina, lumubog. Kaya yon. Medyo nagpapakita na ulit nung nalampasin nila, saka lumutang. So ngayon, ang target natin, itong malapit sa amin ngayon, itong nasa baba ko ngayon, nasa tapat ko ngayon, mga kasimang isda, malalaking grupo ho yan. Sa estimate ko, tigi 100 tonelada bawat grupo yan. Kaya ang plano diyan ng master ko ay pagsamahin dalawa kung pupwede, kung kakasa sa lambat, wabutain! Yan o, tingnan ninyo. Tingnan ninyo yan, puting-puting yan, nalampasan lang yan. Yan o, ay tataboy, papasok, yan. Tinataboy na ho yan, tinataboy na ng dalawang baboy-baboy natin. Ako nga, pangatlo na ako diyan. Tingnan, nakaarya na, umarya na. Yun, yun ang alon-alon na yun, yung binitawan. Yan ang inaariyahan, yan ang alon-alon na yan. Itong namumuting aray, yun ay tinataboy namin papasok, ipinupus namin papasok para mahuli din ho siya. Kaso makulit ho eh, nag-i-steady lang doon sa kanyang posisyon na eh. Ayaw sumunod sa amin na eh. Yan, umuwisto ako diyan para harangan ko diyan, baka naman ho diyan sa pakanan tumakbo. Kaya ko diyan. Yan, nakikita nyo ngayon diyan. Yan, di sa pagkakataon ko yan, eh, binubulabog pa rin yung dalawa nating baboy-baboy diyan. Ang tawag nila diyan, baboy-baboy. Kaya, makikita nyo diyan kung paano mangyayari diyan. Yan, halos parang hindi aabutin eh. Hindi aabutin isang grupo. Matigas ang ulo, ay forward! Ayaw talagang umabante mga kasimang isda. Parang hindi aabutin talaga. Kaya yan, tignan nyo, malalaman natin kung ano ang gagawin ko diyan. Panoorin nyo kung anong gagawin ko diyan. Kaya naghihintay lang ako sa utos ng aking fishing master kung anong gagawin. Yan, parang hindi aabutin talaga. Yan, kaya ako'y pinapunta na doon sa kabila, sa kabilang ibayo. Pinapunta na ako doon sa may patawan kasi isang grupo na kanyang inaarihan. Yan ho, yan, alon-alon na yan. Yan, namumuting yan. Eh baka yung makasisit pa din sa bandang aray. Eh magandang nasakop na ho. Yung isa, eh talagang hindi ho aabutin kaya pinabayaan na lang. Hindi ho kakayanin kasi baka aray sumunod pa. Eh aray sigurado na. Kaya aray garne, binubulabog ko na din eh para hindi tumagos din sa kabila. Yan man kasi mga isda. Sayang hindi umabot yung isa, kaya isang grupo lamang po ang naariyahan namin diyan. Yung isa ay naiwanan sa labas. Ang kagandahan ng mga kasimang isda, yung aming dalawang sister boat ay parating din naman ho diyan. Para sa kanilang dalaang, nakareserba na yan sa kanila. Kaya ano ngayon,
eh pinagpukusan na namin yung isang grupo. Yan, yung dalawang baboy-baboy na nagbubulabog diyan. Ako tumulong na rin diyan. Papunta ako sa tustusan, mga kasimangista. Sisiguraduhin na natin ito. Kasi hindi pumasok yung isang grupo, sayang naman. Magandang huli sana, mga kasimangista. Yan, puting-puting yan, mga kasimangista. Nasa loob na siya, yung gulyasan makulit na yan. Yan, yan, puting-puting na yan. Puro gulyasan ho yan. Pero, marami ho yung kasamang yellow pin, mga kasimangista. Ganyan po. Sayang, dapat dalawang grupo yung nahagip diyan. Nagpasaway pa yung isa. Hindi pa umabot. Kaya mga sibangis na, yan, nakikita ninyo, nahuli po namin yan. Kaso nga, sabi ko nga sa inyo, yung gulyasan niya, napakakulit. Kaya, sa susunod na video ko, makikita ninyo kung ano nahuli namin. Kaya inyong subaybayan na sunod na video na ito, para malaman ninyo kung nahuli lahat iya, kung ganong kadamay. Palo lang po si Mang Isda by Capnilo. Ganon din po sa aking YouTube channel. Si Mang Isda _ Capnilo. All capital letters po yun. Subaybayan po ang susunod na video. Makikita nyo kung ganong kadami ang aming nahuli. Mga kasimang isda. Masyadong mahaba po kaya pinuputol-putol ko ang aking video para mas maganda ang inyong panunood. Thank you po. Maraming salamat.